Dumalo si Mayora Abby Binay sa ginanap na Special Joint General Membership Meeting ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa Manila Hotel nitong nakaraang May 16 kung saan pinarangalan ang lungsod ng Makati dahil sa natamong pagkilala bilang isa sa top 10 most peaceful and safest cities in Southeast Asia. Sa harap ng miyembro ng PCCI, ipinagmalaki ni Mayora Abby ang pinalakas at walang patid na suporta ng City Government ng Makati sa kapulisan at bumbero sa syudad upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng lungsod at ang pagiging handa pagdating sa mga kalamidad o disaster. Iniulat kamakailan ng Numbeo, isang global crowdsourced database, na panglima ang Makati sa top 10 safest and most peaceful cities in Southeast Asia. Pinangunahan ni Mayora Abby Binay ang launching ng Baby Makatizen Program noong May 10 sa Session Hall ng Makati City Hall Building 1. Layunin ng naturang programa na mabigyang halaga ang kapakanan ng mga nanay at kanilang mga baby sa pamamagitan ng proper prenatal care at agarang pagpaparehistro kay baby. Namahagi din si Mayora sa may 100 nanay ng starter bags na naglalaman ng 30 pirasong baby diapers, isang pakete ng baby wipes, isang toy rattle, at isang set ng onesies. Napili ang mga nanay at kanilang baby para sa launching ng programa matapos mapatunayang naiparehistro nila sa loob ng 30 araw mula pagkapanganak ang kanilang sanggol. Sa pangangasiwa ng Makati Health Department, ipapatupad ang Baby Makatizen Program sa mga health center sa lungsod, ospital ng Makati, at mga kapartner na pribadong ospital at clinic. Nagsasagawa ng 3 araw na mandatory training at workshop ang DILG Makati para sa mga bagong halal na sangguniang kabataan na nagsimula nitong May 20 sa Berjaya Hotel. Layunin ng naturang workshop na mabigyan ng pointers ang mga SK chairman at SK kagawad kung ano-ano ang kanilang mga tungkulin na dapat gampanan sa bawat barangay na kanilang nasasakupan. Ang naturang mandatory training ay alinsunod sa Republic Act 10742 o mas kilala bilang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Sinimulan na nitong nakaraang May 10 ang Sports Fest sa Makati City Jail para sa mga preso ng naturang pasilidad. Isang paraan ito upang may mapaglibangan ang mga bilanggo habang dinidinig pa ang kanilang mga kasong kinasasangkutan. Naglalayong mapaglabanan ng sakit at maiwasan na mainip ang mga ito sa loob ng piitan. Samantala, tumulak na noong Sabado patungong Cebu ang mga atletang Makatizen para sumabak sa Philippine National Games na gaganapin sa May 19 hanggang May 25. Suportado ng lokal na pamahalaan ng Makati sa pangunguna ng Youth and Sports Development Department o YSDD, ang mga gamit at uniforme ng mga kalahok nasasabak sa iba't ibang larangan ng sports. Thank you, Mayor Abby! Go, 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 Makati! Para sa Balitang Makatizens, Athena Zapanta.